Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang mga latest boxing news. Ayon sa Sports Illustrated na sinulat ni Chris Mannix, nilabas ang top 10 pound for pound ngayong buwan ng April. Number 1 pa rin si Canelo Alvarez, number 2 si Terence Crawford, WBO welterweight champion, number 3 si Alexandre Usyk, unified heavyweight champion, number 4 si Naoya Inoue, unified bantamweight champion, number 5 si Errol Spence, unified welterweight champion, number 6 si Tyson Fury, WBC heavyweight champion, number 7 si Josh Taylor, undisputed junior welterweight champion, number 8 si Vasily Lomachenko, former unified champion, number 9 si Roman Gonzalez, number 10 naman si Nonito Donaire, WBC bantamweight champion. Nakapasok si Donaire sa top 10 mga tol, pero pagdating sa Daring Magazine pound for pound na updated noong March 26, hindi kasama sa listahan si Donaire. Nagbago lang pagdating sa number 10 dahil si Kazuto Iyoka ang number 10 sa Ring Magazine, kaya mas updated ang nilabas ng Sports Illustrated ngayong buwan ng April. Magandang balita ito mga tol dahil may isang Pinoy champion na naman napasok sa pound for pound. Kung sakaling manalo pa si Donaire laban kay Inoue, sigurado aakyat si Donaire sa top 5 ng pound for pound. Sa ibang balita naman, Quadro Alas nagbigay ng reaction sa post ng Probellum Promotion. Nilagay kasi ang picture ni Paul Butler, sinabayan pa ng caption na coming for WBO strap. Ibig sabihin mga tol, malapit ng baklasin ang titulo ni Casimero. Sinabi naman ni Quadro Alas, in your dreams, mother father. Huwag daw kalimutan magdala ng medic at ambulansya dahil babagsak itong si Butler. Malapit na ang laban mga tol, April 22 sa England. Ano kaya ang mangyayari sa laban? Ito ang abangan natin kung matatapos sa isang knockout. Huwag lang ma-upset si Quadro Alas mga tol dahil malaking opportunity ang mawala sa kanya. Kailangan pa niya labanan kung sino ang manalo kay Donaire versus Inoue. Sa ibang balita naman, Terence Crawford, minaliit ni Jermel Charlo. Bago daw umakyat si Crawford sa division ni Jermel Charlo, kailangan magpakilala muna bago niya ito patulan. Nagbabalak kasi umakyat sa 154 pounds si Crawford kung hindi makalaban si Spence. Lalabanan daw niya kung sino ang mananalo kay Jermel Charlo versus Brian Castano. Labanan ito para sa undisputed. Ito ang target ni Crawford, maging undisputed sa 2-3 division. Puro undisputed ang punterya ni Crawford mga tol, ito ang laban kay Spence at Jermel Charlo. Hanggang dito na lang po tayo, maraming salamat po.